Annalene. Annalene, mag-ingat ka kay Carlos. Doc! Annalene, what's going on? Ba't bigla mo ako niyakap? Sorry, Doc. Akala ko po kasi nakita ko si... Ano ginagawa mo dito? Para makuusap kita personally. Dapat hindi mo na ako pinuntahan. Dapat si Mommy na lang. Di ba ang sabi mo, ayaw mo may makakita sa'yo dito? Baka kung anong isipin ng mga tao. I have an alibi. Si Dax ang pinunta ko rito. Do Carlos? Annalene. Nandito po pala kayo. Bibisitahin ko si Dax. Gusto ko makasiguro na fit siya to testify. Zoe, alam mo, kanina parang namalikmata ako. Parang nakita ko si Lolo, tapos parang may sinasabi siya sa akin. Talaga? Ako din eh. Napaniginipan ko din siya. Talaga? Ano nangyari sa panaginip mo? Doc? Annalene, Zoe, ang lola niyo. Po! Pa? Fight. Umabang kay Papa. Do it. Please, Doc, I do everything to save Papa. Labang ka, Papa. Kaya mo yan. Please don't give up. No! Annalene, ang lolo mo. Nahihirap pala siya umiya. Papa. I rest of mind, please. Papa. Papa. Tinuturo si Doc Carlos, Papa! Ano yun? Ano yun? Tell me! Tell me! Tell me! Huh? Ano yun? Papa! No! Papa! Ano nangyari? Wala na po si Lolo.
Lotus, labas na! Yes! Lotus, lumabas ka na! Salamat po! Warden, lalabas na rin po ba ako? Hindi pa. Si Lotus pa lang. Ha? Sabay naman po kami pumasok. Bakit hindi kami sabay lalabas? Talagang dinidiktahan mo si Warden? Warden, please! Ilabas niyo ko rito! Please, ilabas na po ako dito, Warden! Wala ka kasing kakampi dito. Ako meron. Ngayon, kung naniniwala ka sa Forever, dyan o sa Bartolina, kasi Forever din masama ang ugali mo. Hindi totoo yan! Tumigil ka na, Lotus. Please, magbabago po ako! Palabasin niyo ako dito! Ayoko na talaga dito, please! Tumigil ka. Ang ingay mo. Dyan ka lang. Sara mo na yan. Warden, please! Tumigil ka na dyan, Moira! Tumigil ka na! Hindi ka lalabas! Tinuturo si Doc Carlos, Papa! Tell me! Tell me! Papa! 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 Wala na po si Lolo. Lotus, lumabas ka na! Salamat po! Warden, lalabas na rin po ba ako? Hindi pa. Si Lotus pa lang. Justin, tigilan mo na ako! Mas gusto mong wala na si Lolo Pepe! Dahil hindi niya na malalabas yung baho mo! Mahal ko si Lolo! Gusto mong mamatay na si Lolo Pepe? Kaya huwag ka na magpangmaangan! Masaya ka! Totoo ba yung sinabi mo? Patay na si Pepe Tanyag? Mabuti nga sa matandang yan. Dapat nga matagal na yung patay eh. Ako ikaw, huwag mamatay ka rito. Daga ang lalamay sa'yo. Tumainit ka nga. Ano naman, masyadong mainit ang ulo mo. Hoy, huwag na, pakabait ka sa akin. Kasi ako na lang kakampi mo rito. Ano ka ba? Ha? Zoe. Nakapag-decide na si Tatay tsaka si Tito Giselle na ikiremake daw si Lolo. Tapos bukas, magkakaroon ng service dito sa ospital para ma-honor si Lolo. Una na ako, ah. Angelin. Sorry kanina. Naintindihan naman kita eh. Pasensya ka na rin. Nabigla din kasi ako sa nangyari kay Lolo. Ako din nabigla eh. May hindi ko man lang nadalo masyado si Lolo. Kasi pinagbawalan akong lumapit sa kanya eh.
Tapos nung malapitan ko na naman siya, wala na siya. Ramdam ko na mahal tayo ni Lolo. Kasi, di ba dati nag-away tayo? Tapos kakampihan ka niya. Ako naman yung kakampihan niya. Ang hirap. Ang hirap. Ang hirap lang. Ang hirap tanggapin. Wala si Lolo. Wala na siya. Wala na siya. Nanin. So wait. Mahal na mahal tayo ni Lolo. Pagdasal natin siya. Paano bang magpaalam sa isang taong buong buhay mo ay nasa tabi mo lang? Paano bang tanggapin na bukas sa pagising ko, wala na yung taong sa simula pa lang ay naging gabay ko? Alam kong magaling ako, pero iba yung feeling kapag meron kang moral support ng tatay mo sa tabi mo, hindi ba? Bakit? Namimiss mo yung pagsisermon ko sa'yo? Siguro nga. Dad naman eh. Alam mo yon, that's just how I feel kapag nandiyan ka nakatabi kita. Di ba? Hindi ko pa rin alam. Pero nakakasiguro ako, tutulungan mo pa rin kami, Papa, natanggapin ang lahat ng ito. Alam ko na gagabayan mo pa rin kami ni Ubeng mula sa langit. Nangangako ako, Papa, na hindi ako titigil hanggat hindi maparusahan ang mga taong nasa likod ng pagkawala mo. Magbabayad sila. Mahal na, mahal na mahal kita, Papa. Maraming maraming salamat sa lahat. Kawawan man si Sir Pepe, no? Nangyari sa kanya. Napakabait ng tao. Eh, yun talaga yung buhay minsan. Excuse me, Doc Carlos. Excuse me, mga doctors. Hindi ko, Doc. Kausapin lang ako. Ginagawa mo dito? Kasi hinihingi ko. This will go a long way for my son. Thank you. Walang guguloy na. By the way,
I found out na nandito rin pala yung isa pang ex ng asawa mo. Sino? Si Michael? No! Doctor siya. Si Doc RJ Tanyag. In fairness, ang gwapo niya. Pwede ba umalis ka na? I know that face. Ex-girlfriend mo kaya ako. Ano po? Ex-girlfriend po kay ni Doc Carlos? Ano?